inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikatatlo ng Marso taong 2022. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Epeso Kabanatay 2, Patang Talatay 8 at 9. Ang kaligtasan ay kaloob na walang bayad. Gayon may ito'y mabibili at maibebenta. Sa pamilihan kung saan ang kaawaan ng Diyos ang may pamamahala. Ang mahalagang perlas ay pinakikitang binibili na walang pera at walang halaga. Sa pamilyang ito, ang lahat ay maaaring magkaroon ng kalakal ng langit. Ang kabangyaman ng mga hiyas ng katotohanan ay bukas sa lahat. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas, ang payag ng Panginoon na hindi maisasara ng sinuman. Walang tabak na nagbabantay papasok sa pintuang ito. Ang mga tinig mula sa loob at sa mga pintuan ay nagsasabing, "Halika!" Ang tinig ng tagapagligtas ay taimtim at may pagmamahal na nananawagan sa atin. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay pagpapala na maaaring maangkin ng lahat. Ang pinakamahirap ay maari na gaya ng pinakamayaman na makabili ng kaligtasan. Dahil walang kapantay na halaga sa makasanlibutang kayamanan ang makabibili nito. Ito'y tatanggap sa kusang loob na kasunod sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ating mga sarili kay Kristo bilang kanyang biniling pag-aari. Ang edukasyon kahit sa pinakamataas na antas ay hindi kailanman sa sarili nito makapaglalapit ng tao sa Diyos. Ang mga Pariseo ay napaboran sa lahat ng pansamantala at lahat ng espiritual na benepisyo. At kanilang sinabi na may kayabangang nagmamataas. Kami ay mayaman at tanging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ngunit sila'y aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Hindi natin maaaring kitain ang kaligtasan. Ngunit kailangan nating hanapin ito na may labis na interes at pagtitiyaga na parang ating iiwan ang lahat sa sanlibutan para rito. Iwanan mo ang ideya na ang pansamantala o espiritual na kalamangan ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ang Diyos ay tumatawag para sa iyong kusang loob na pagsunod. Hinihingi niya sa iyo na bitawan mo ang iyong mga kasalanan. Isang maganda at mapagpalang umaga.